Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagkapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisahan ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, ngayon ang kapistahan ng luklukan ni Apostol San Pedro, Sidi Santi Petri. At sa kapistahan ito, atin pong unang ialay ang misa para sa ating Santo Papa Francisco at sa mga namumuno ng ating simbahan. Isama po natin sa ating intensyon, ang intensyon para sa araw ngayon, ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Ang mga intensyon na mga nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting ng mga chapels, groups at communities ng mga parokya. Idagdag rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa isang matagumpay na paglalakbay bilang simbahang sinodal. Mga kapatid, sa sulat ni San Pedro, tayo ay pinalahanan na tayo ay binuklod ng ating Panginoon na kanyang kawan at si San Pedro, siya yung isa sa leader na tinatawag na elder, matanda na nangalaga sa kawan ng ating Panginoong Diyos. Sa ating Ebanghelyo ni San Mateo, pinapahayag ng ating Panginoon pagkatapos nung sinabi ni San Pedro na siya ang Kristo na kanya pong itayo ang kanyang simbahan sa ibabaw sa kay San Pedro at sa mga apostol upang magkaroon ng isang panibagong hinirang na bayan ng Diyos. Tayo ay bahagi ng simbahan na hinirang ng Diyos. Kinakailangan natin ang pagsuporta sa ating mga namumuno gaya ng ating Santo Papa, mga kardinal, mga arsobispo, mga obispo, at iba pa mga lider ng ating simbahan na sila yung nabuklod na nagpapatakbo, nagpapastol, at nangalaga sa kawan ng ating Panginoong Hesus Nazareno. Pero sa mga pagkakataon na tayo ay nawalay o tayo ay napalayo sa simbahan at tayo ay nagkasala, dumulog po tayo sa mga Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sino kong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Magsitayo muna. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan, pinupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoon aming Diyos na rin ang langit, Ama ang makapangyarihan.
alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na nanagap mo sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesu Kristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinakikiusap naming huwag mong ipahintulot na madaig ng anumang mabigat na pagsubok kaming nanindigan sa ibabaw ng batong si Apostol San Pedro na sumasampalatayang matapat sa iyong anak na si Jesucristo na aming tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, sa matatandang namamahala sa inyo, nananawagan ako bilang isa ring matandang tulad ninyo. Nasaksihan ko ang mga paghihirap ni Kristo at makakahati naman ako sa karangalang nalalapit ng ipahayag. Ipinamamatay kong alagaan ninyo ang kawang ipinagkatiwala sa inyo ng Diyos. Pamahalaan ninyo ito ng maluwag sa loob, hindi napipilitan lamang, sapagkat iyan ang ibig ng Diyos. Gampanan ninyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa masakim na panghahangad ng pansariling kapakinabangan, kundi sa katuwaang maglingkod, hindi bilang Panginoon ng inyong mga nasa sakupan, kundi bilang uliran ng inyong mga kawan. Ang pagparito ng Pangulong Pastol ay tatanggap kayo ng maningning na koronang di kukupas kailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Panginooy aking pastol, hindi ako magkukulang. Ako'y pinahihimlay sa mainam na pastulan at inaakay niya ako sa tahimik na batisan. Binibigyan niya ako niyong bagong kalakasan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. At sangayon sa pangako na kaniyang binitiwan, sa matuwid na landasi, doon ako inaakay. Kahit na ang daang iyo'y tumatahak sa karimlan, hindi ako matatakot pagkat ika'y kaagapay. Ang tungkod mo at pamalo, ang gabay ko at sanggalang. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Sa harapan ng lingkod mo, ikaw ay may handang dulang. Ito'y iyong ginagawa, nakikita ng kaaway. Nalulugod ka sa akin na ulo ko ay langisan. At pati na ang kalis ko ay iyong pinaaapaw. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahop. Tunay na ang pag-ibig mo
at ang iyong kabutihan. Sa saakit tataglayin habang ako'y nabubuhay. Doon ako sa templo mo, lalagi at mananahan. Pastol ko'y Panginoong Diyos, hindi ako magdarahok. Magsitayo na po ang lahat. Ikaw, Pedro, ang saligan ng aking simbahang banal na daigang kamatayan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yon, dumating si Jesus sa lupain ng Caesarea ng Pilipos. Tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila. Ang sabi po ng ilan ay si Juan Bautista kayo. Sabi naman ng iba, si Elias kayo. At may nagsasabi pang si Jeremias kayo o isa sa mga propita. Kayo naman, ano ang sabi ninyo? Sino ako? Tanong niya sa kanila. Sumagot si Simon Pedro. Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, mapalad ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao, kundi ng aking amang nasa langit. At sinasabi ko naman sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking simbahan, at hindi makapananaig sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Ang ipagbawal mo sa lupa ay ipagbabawal sa langit, at ang ipahintulot mo sa lupa ay ipahihintulot sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Purihin po natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Ngayon, nasa 22 tayo ng Pebrero. Bukas. Pero ngayon, 21 ay atin pong ipinagdiriwang ang kapistahan ng Sidi Santi Petri o ang upuan o luklukan ni Apostol San Pedro. Kaya po ang ating mga pagbasa ay patungkol sa pagpapastol o pamumuno. Sa atin pong unang pagbasa, na mula sa unang sulat ni San Pedro, Kapitulo 5, Bayso 1 hanggang 4, ipinangaral ni San Pedro na mayroon siyang mga elders, ang tawag ng mga elders,
mga matatanda ng bayang hinirang ng Diyos. At isa siya, pero dapat tingnan nila na ang pagpapastol nila ay ang pag-alaala kay Kristo. Na hindi po ang takot, hindi po ang pawis, hindi ang pagod at paghihirap ang ibinayad sa kanyang pagkalinga at pagkandili sa mga kawan na tayo po yung kawan. Bagkus ang kanyang pagpapakasakit, ang kanyang kamatayan para sa atin. Upang may hatid lang ang pangako ng isang tunay na pastol na sinasabi sa ating Salmo 22 na ang pastol ng Panginoong Diyos ay hindi po magdarahok at tayo'y dadalhin sa mainam na pastulan at sa tahimik na batisan. Ito po'y kung tingnan po natin sa orihinal, mayroon pong hindi pagdarahok dahil makakain ang lahat. At ang mahalaga, ang tahimik, ang shalom, ang katahimikan sa kaluuban na dala sa tunay na pagpapastol, tunay na pangalaga ng mga lider. Pero hindi po madali ang pagpili ng isang lider. Sa ating Ebanghelyo ngayon ni San Mateo, Kapitulo 16, Versikulo 13 hanggang 19, tingnan po natin una ang iba't ibang konteksto ng ating pagbasa. Una, ang historical context, ang konteksto ng kasaysayan. Pangalawa, ang geographical context, konteksto na sa pagkasabi ng ating Panginoon kay Pedro na sa kanya itayo ang simbahan. At pangatlo, ang konteksto ng ating pagnilay-nilay sa kaalaman ng bilang Kristiyano o theological context. Unahin po natin sa historical context. Kapag tingnan po natin ang bawat grupo, ang bawat pinagbuklod na organisasyon ay nangangailangan ng leader. Ang ating Panginoon, siya ay guro o rabe at siya rin ay namumuno sa mga unang mga nanampalataya at nananalig na ito yung tinatawag na bagong Israel. Bagong Israel sapagkat ang lumang Israel ay pinamunuan ni Moises at dinala mula sa pagkaalipin sa Ehipto tungo sa isang malaya na buhay na sila'y iniligtas. Iniligtas ng Panginoong Diyos na si Yahweh. At binigyan sila ng tipan. At sa pamagitan itong tipan o kasunduan ng Diyos at ng kanyang bayang hinirang, lahat tayo ay sumunod sa tinatawag na sampung utos. At doon ay pinamunuan ni Moises at lahat ng pamumuno niya ay naipasa mula sa kanya hanggang sa mga patriarka, hanggang sa mga hukom, hanggang sa mga hari ng Israel. Pero hindi rin nagkaroon ng tunay na pag-unlad ang bayan ng Diyos. Kinakailangan na nadarating ang isang Mesiyas o ayon pa sa mga Hudyo, Mesiyah ang kanya pong hinirang na ipadala na magtubos at magligtas sa kanyang bayan. Kaya ito yung ating Ebanghelyo. Yon ang tinatawag na historical context, konteksto sa kasaysayan. Pangalawa, sa konteksto sa geografiya. Doon po sila sa Syria Philippos. Sa Syria Philippos, mayroon po doong nung luma na templo, templo ni Augustus at templo ni Zeus magkabilaan. At tinatawag po yan si Syria sapagkat si Philippi na siyang nagahari doon ay kanya magpa
magmalaki po sa kanyang sarili. Kaya tinawag niya yung lugar na Caesarea para kay Caesar Augustus. At doon may templo si Caesar Augustus. At tinawag na Caesarea Philippos sapagkat siya ang nagtayo yung lungsod ng Caesarea Philippos. At ang pagtanong ng ating Panginoon, sino siya ay nagbabadya ng kapahamakan sa kanyang buhay? Dahil kung sino yung magiging Kristos o sa Hebreo, Messiah, ay labag doon sa lugar ni Caesarea Philippos sapagkat ang tinuturing nilang maghari at mamumuno ay ang Augusto Caesar at saka ang hari na si Haring Pilipi Herodes. At dahil doon, nung sinabi, nung tinanong natin Panginoon, sino ba talaga siya ayon sa mga tao? Siya ay tinuturing na mga propita gaya ni Juan Bautista, ni Elias, ni Jeremias at iba pa. Pero nagtanong siya uli, para sa inyo, sino ba talaga ako? Ang tunay na kasagot dito ay si Simon. Si Simon na anak ni Jonas o Simon Baryuna. At sinasabi niya, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Yung sinasabi dito sa versikulo 16, kapitulo 16 ni San Mateo, si E o Kristos. Ikaw ay Kristos. Na itong Kristos, ito yung bale translation ng Mesiyah na siya yung hinihintay na magliligtas. Na siya yung mamumuno upang magkaroon uli ng isang panibagong bayan ng Israel na pamunuan ng isang hari at iligtas sila sa mga paghihirap na dinanas nila dahil sa Roman Empire na napakalupit. Kaya, sa geografiya, doon sa Caesarea Philippos, nanganganib na ang buhay ng ating Panginoon. Kaya, noong pagsabi ni Pedro na ikaw ang Kristo, ibig sabihin siya ang Mesiyah o sa salitang Koinopo na Griego, Kristos, ibig sabihin na hirang, pamagitan ng pagbigay ng langis at iba pa, siya ang hinirang na magiging mamumuno sa tunay na pagbabago. Kaya ang sinasabi ng ating Panginoon sa kanya, sa versikulo 16, tinawag si Simon Baryuna na Makarios. Ibig sabihin, mapalad siya. Sapagkat siya lang ang nagsasabi na siya nga ang ating Panginoon ang hinintay na Mesiyah o Kristos. At sinasabi pa niya kay San Pedro sa versikulo 18, kapitulo 16 ngayon sa Ebanghelyo ni San Mateo, sinasabi niya, Si E Petros kay Epiti Petra oy kodomiso mo ten Ekklesian. Iano ko, isa-isahin ko po yon. Ikaw ay si Pedro. Pedro ay bato. Pero sa Hebreo, ang bato ay kipas. Sa ibabaw ng batong ito, ibig sabihin kay Pedro na buhay, ay itayo ko yung oikodomiso. Itayo ko ang Ekklesian. Ibig sabihin, yung simbahan, Ekklesia. At naitayo nga kay Pedro. Kaya ngayong araw ay meron tayong kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Ito'y pagpapahayag na meron tayong isang pastol na siyang magbuo at magbuklod at mag-ugnay-ugnay sa ating lahat na tayo ay isang katawan na mistiko ng ating Panginoong Hesus. Ang ating Panginoon siya yung ulo, tayo yung katawan. Lahat po ng simbahan ay bahagi ng mistikong katawan
hindi na bato na nawalang buhay, mga buhay na bato na nagkaugnay-ugnay upang maging asimbliya o eklesya, maging simbahan na bagong hinirang na bayan ng Diyos. Ito ang araw na kung saan atin pong alalahanin ang mga namumuno sa ating simbahan. Una sa lahat ang Santo Papa. Tinatawag siyang Santo Papa sapagkat siya ay mula sa orihinal na siya yung Papa na bikaryo ng Panginoong Hesus, na siya yung parang tatay para sa lahat na magkandili sa lahat ng tao. Kaya Santo Papa, isang tatay na magpapastol at mangalaga sa ating lahat. At dahil sa naisang lider na ang Santo Papa, ang upuan niya ay tinatawag na katedra. Doon po ang salitang katedral. Katedra, upuan. Kaya kung saan nailagay yung isang ordinaryo na lider, tinatawag na katedral dahil doon ang upuan ng namumuno sa lokal na simbahan. At doon ang katedra ni San Pedro, pag kayo'y pupunta ngayon, nandoon sa St. Peter's Basilica, na kung saan doon sa gilid, mayroon pong nakalagay doon na ito yung upuan ni San Pedro, na siya'y simbolo ng ating pagkakaisa, sapagkat sinabi ngayon ng ating Panginoon na ikaw, Simon, ay magiging Pedro o bato. Pedro ay bato. Na kung saan doon itatayo ang kanyang simbahan. Na itayo tayo sa mga leader natin gaya ni San Pedro at pagkatapos mga Santo Papa at mga leader na mga kardinal, mga arsobispo, mga obispo at mga lokal na mga leader na mga pari. Hindi ibig sabihin na ang simbahan ay isang hierarkiya, bagkus lahat po ang mahalaga po ay naroon ang mga laiko, kayo, na may malaking bahagi sa simbahan na katawang mistiko ng Panginoon. Hindi po tatakbo ang ating simbahan at di magkaroon ng buhay kapag ka ang mga laiko na bahagi din sa katawan ni Kristo ay sunod-sunuran lang sa mga lider. Magkaroon rin tayo ng isang inisiyatiba na ating pasiglahin, na ating gawing lalo pang masigasig ang ating pagpapahayag ng ating pananampalataya bilang simbahan sa modernong panahon na ngayon ay natakpan na dahil sa teknolohiya at dahil sa artificial intelligence o AI at dahil sa iba pang mga moderno na mga bagay-bagay na siyang nagpapailal para sa lahat ng tao at nawala na ng malaking posisyon ang simbahan. Isang misyon para sa atin, ang simbahan na sakramento sa presensya ni Kristo para sa atin ngayon ay dapat nating pasiglahin, gawin nating simbolo ng tunay na pagbabago sa taong bayan na nagkakaisa upang itayo ang bagong bayan ng Diyos. Hindi po tayo maging tunay na eklesya, pinag-isa na sambayanan ng Diyos kung hindi tayo aktibo sa isa't isa sa ating pagpapahayag ng buhay panampalataya. Ito ay dapat nating gawin upang ating maipahayag ang ating pag-ibig sa Diyos na dahil sa kanyang dakilang pag-ibig, inaalay niya ang kanyang anak na ating Kristos, ating tagapagligtas na magpakasakit sa krus upang tayo'y maligtas. Naway tapatan natin ang pag-ibig ng Diyos sa ating pag-ibig sa Kanya, sa ating paglilingkod sa Kanya, sa ating pagpalaganap ng ating pananampalataya upang dalhin natin ang Diyos sa iba at ang mga tao'y dalhin natin babalik sa Diyos. Hindi tayo babayaan ng Diyos sa ating ginagawa sapagkat mahal na mahal
na mahal tayo ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos, kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoong nagpapatawad. Ama naming Diyos, sa iyong pangalaga sa mundo, pinili mo si San Pedro bilang pinuno ng mga apostol at ulo ng simbahan. Sawat panalangin po ating itutugon, basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang ating Santo Papa Francisco, ang kahalili ni Pedro, naway gamitin ang kanyang kapangyarihan sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang Santo Papa at mga obispo at mga naglilingkod bilang mga diplomatiko ng tanggapan ng Santo Papa, naway maging mabibisang tagapaghatid ng pagkakaisa sa mundo. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga pari at mga mananampalatayang laiko, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at masunurin sa mga tagapagturo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng kagalingan sa pamamagitan ng misteryo ng simbahan. Manalangin tayo. Basbasan mo ang iyong simbahan o Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama, tulungan mo kaming maging tapat na tagasunod ng iyong anak sa pangitan ng aming pagsunod sa pag-akay ng kahalili ni San Pedro. Ling namin ito sa pangitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Maihandog sa'yo, Panginoon, ay tinapay at alak mula sa aming kamay sa iyong kabutihan. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin niyo, kapatid, upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, panakan mo ang pagdulog ng simbahang naghahain at dumadalangin upang sa taguyod ni San Pedro bilang pastol, kami makarating sa iyong pamanang walang maliw na siyang hantungan ng panampalatayang itinuro niya sa amin sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming kapanayin, tunay marapat ni kay aming pasalamatan. Ikaw ang pastol na laging kumapatnubay sa mga kabilang na sa nilingap mong kawan. Itong ginanap na panagutan ang giliw mong anak at pastol ng tanan. Ang mga pastol, apostol ay kanyang mga katuwang
sa pagiging pastol na patnubay ng sambayanan. Kaya kaysa namang helsi si awit ng papuray sa iyong payo sa kalangitan, kami nagbubunyi sa kadakilaan. Banal ka po ang may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong karingan, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Dinarakila ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak sa pilay ng palakad at kiramay sa lahat. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmita ng Espiritu yung banal, makalob na ito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Kristo. Bago niya pinagtisang ko sang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Gaya naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang paglalas, pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak at naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat na kami narapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamigitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin simbahang laganap sa mong daigdig. Pususin kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kapariyan. Alalahanin mo rin, mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang silimuling mabuhay, ganyan ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas, kaisa na malabirhin Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, ni San Roque, ni San Lorenzo Reyes, ni Manis San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikarangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Hesus Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo. Magpasawalang hanggan. Amen.
sa tagubilin galing na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkaluban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at tilisalat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesu Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ay iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghin mga aming panampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkaluban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisayin sa iyong kaluuban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan sa inyo. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay. At sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lies hidden too.
my faith I render, and I sue the contractive I sue. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this face. All my heart subdues itself before you, since it all before your blessing face. Though I look not on your wounds like Thomas, you my Lord and you my God I call. Make me more and more believe your promise, hope to you and love you over all. Hidden God, devoutly I adore you, truly present underneath this grace. All my heart subdue itself before you, since it all be for you faints and fails. Bukas, February 22, ay Ash Wednesday na siyang simula ng panahon ng Kwaresma. Mamayang hapon, matapos ng misa na ikalima, ay daraos po ang rito ng pagsusunog ng mga lumang palaspas. Ang abol mula rito ay siyang gagamitin bukas sa Ash Wednesday. Susundin po ang Sunday Mass schedule po sa araw na ito. At mayroon din pong pagpapakumpisal sa araw na iyon. Ang araw din po ng Ash Wednesday ay mahalagang araw ng pagsasakripisyo, pag-aayuno at paglilimos. Lahat po ng mga nasa hustong gulang ay may obligasyon na lumiban sa at bawasan ng pagkain at mag-alay ng pagsasakripisyo sa kanya-kanyang pamamaraan. Maraming salamat po. Patuloy pa rin pong pinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards sa ilalim ng alert level 1. Sa oras na makaramdam ng sintomas, agad na mag-isolate. Para sa dagdag na proteksyon laban sa banta ng COVID-19, agad-agara na tayong magpabakuna at booster. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar o kinauupuan. Pagkatapos ng pagwiwisik, mangyari lamang na maupo muna ang lahat ng nasa loob ng simbahan at hintayin banggitin ng grupo ng inyong inuupuan bago po kayo lumabas ng simbahan.
tanging sa Quezon Boulevard lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagliw namin ito ng kapistahan ni Apostol San Pedro, kami na kinabang sa katawan at dugo ni Kristo, ang ginanap naming pagkipagbalitang handog sa iyo ngayon ay maging panandang naglalahad nawa ng pagkakaisa at kapayapaan sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakilahok ngayon sa ating Eukarsia o Banal na Misa. Kayo narito sa loob at sa labas ng dambana ng Itim na Nazareno ng Quiapo. Kayo mga naugnay, pumunta ng live streaming sa iba't ibang social media platform at cross-posting sa iba't ibang paraan. Naway ang inyong panalangin ay dinggin ng Pong Hesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga walang sawang nagbigay ng tulong at donasyon sa Quiapo Church para makatulong ang Quiapo Church sa mga mahirap natin mga kapatid. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng Poong Hesus Nazareno. Pabaon po sa misang ito. Ngayon ay kapistahan ng luklukan ni San Pedro. Ang ibig sabihin dito, tayo ay pinag-isa sa pamagitan ng ating Santo Papa. Naway ang ating pagkakaisa'y lalo pang maging matibay upang tayo ay tunay na solido na nagkakaisa sa pagtayo ng panibagong sambayanan na tunay na nagbabago at na sentro sa Diyos. Ngayon na po ang pagbasbas. Ngayari po lamang itaas bagya mga bagay-bagay na basbasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno. Inihayag mo sa ng cross ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mong kalingan yung kanan nagsusumamo sa iyo. Makamta na wanila yung katugunan at tanggapin ang kasagutan ng itang naloob na tinatanaw. Baskusan di po ninyo ang maraming imahin, dasalan at mga bagay-bagay. Sa pamagitan ng binisyon nito na may mahalan ng pangako na sa binyag na ikaw at ngibin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasa walang hanggan. Amen. Pagparain kayo ng makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayaking taglay ang kapayapaan, pag-ibig at pag-asa ng Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Parayin Diyos. Parayin natin ang ating Poong Hesus Nazareno. Gusto Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka na. San nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno,